Isa sa di malilimutang artistang Salvador ay si Lo Salvador Jr. Sa kanyang itsura, forma, tindig at asal, si Lo ay inihalin tulad sa Hollywood actor na si James Dean. Siya ay miyembro ng malaking angkan ng mga Salvador, at isa sa 102 anak ng original master showman, at talent manager na si Lo Salvador Sr. Dahil sa kanyang pinagmulan, ay di malayong si Lo ay naging isang tanyag na aktor ng kanyang panahon, na nagsimulang sumikat sa LBN Pictures. Alamin natin kung ano ang nangyari kay Lo sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Juntera, masayo tayo. Sige, ganyan lang masayo. Eh, wala nga akong makasayo eh. Ayok magsayo sa kanila, gusto ko sa'yo lang. Hindi ko gusto mo, ikaw na lang magsasama magsayo. Kung ganyan kayo eh, uwi na ka na eh. Eh, gusto na lang mo eh, hindi ka naman sila mapipigil. Pero ikaw ah. Eh, hindi ko naman party ito eh. Diyan ka na nga. Bale pa, dun ako ako. Minsan-minsan naman ako, may panahon kayo eh. Dalawin niyo naman ako. Para huwag mong masabi ng mga kasama ko na wala na akong ina eh. Wala pa rin akong ina. Okay. Okay. Palo. Si Lo Salvador Jr. ay ipinanganak noon December 4, 1940. Siya ay pinakamatanda sa tatlong mga kapatid sa parehong ina, na sila din, Rosauro o Ros Rival na ama ni Maha Salvador, at Consuelo o Chona Salvador. Ilan pa sa kanyang mga tanyag na kapatid ay sila Mina Aragon, Philip Salvador, Leroy Salvador, Emil Salvador, Jumbo Salvador, at Alona Alegre. Siya ay maagang namulat sa industriya ng entertainment, dahil na rin sa pagdidirect ng mga stage show ng kanyang ama. Sa edad na 16, siya ay unang lumabas sa pelikulang Bad Boy noon 1957, sa ilalim ng LBN Pictures. Dito ay nakasama niya ang kanyang kapatid na si Leroy Salvador, at ang aktres na sila Luisa Montesa, at Marita Zobel. Matapos nito, ay naging contract star si Lo ng LBN Pictures, at nakagawa ng maraming pelikula dito. Siya ay binild up ng studio, bilang ang Pinoy counterpart ni James Dean ng Hollywood, dahil sa malaking pagkakahawig ni Lo sa foreign actor. Idagdag pa dito ang forma ni Lo, na palaging nakasuot ng simpleng plain shirt, maong na pantalon, at leather jacket. Ilan sa kanyang mga nagawang pelikula ay ang Troop 11 noon 1957. Faithful, Barkada, Casa Grande, at Combo Festival noon 1958. Sparring Partner, at Chinito noon 1959. Dead or Alive, at Cruz na Daan noon 1960. Nang pumasok ang dekada 60, si Lo ay nagsimulang lumabas sa mas maaksyong mga pelikula, nang tumigil ang operasyon ng kanyang home studio na LBN Pictures. Siya ay nakasama sa mga pelikula ng mga sikat na action star ng panahong iyon, tulad nila Fernando Poe Jr. sa Kilabot sa Barilan, Albano Brothers, Sigaw ng Digmaan, at Ako ang Katarungan. Efren Reyes sa Pitong Sagisag. Joseph Estrada sa Isang Paa sa Hukay. Van de Leon sa Mga Leon sa Lansangan. Amado Cortez sa Tama Raw Commandos, at marami pang iba.
Noong 1962, nakuha niya ang Best Supporting Actor Award mula sa FAMAS para sa pelikulang Ako ang Katarungan. Pinagbidahan din ni Lu ang pelikulang Kayo ang Humatol, at alias Golden Boy noong 1963, at siya ay nagpatuloy sa paglabas sa mga action films hanggang matapos ang dekada. Ilan pa sa kanyang naging mga pagganap ay Sa Dugo ng Sugatan, at Tatlong Siga sa Maynila noong 1964. Sa Lakay, Garrison 7, Commander Judas, at Mansanas sa Paraiso noong 1965. Alias Phantom, at Ang Iniluha Ko'y Dugo noong 1966. Let's Hang On, noong 1967. Tanging Ikaw, at Barbaro Cristobal noong 1968. Mga Alabastro at Ikaw ang Lahat sa Akin noong 1969. At marami pang iba. Noong dekada 70 ay unti-unting nagbawas sa paggawa ng mga pelikula si Lu, hanggang nang siya ay magdesisyong magretiro sa pag-aartista. Siya ay huling nakita sa pelikulang Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag, na pinagbidahan nila Hilda Coronel at Bembol Rocco noong 1975. Ang kanyang naging asawa ay ang nakababatang kapatid ni Daking Fernando Paul Jr., na si Genevieve Po, at ang mag-asawa ay nagkaroon ng anak na kambal. Nang sila ay magkahiwalay, si Lu ay nag-migrate sa Estados Unidos at permanenteng nanirahan sa Las Vegas, Nevada. Siya ay nagkaroon ng ikalawang asawa na si Carol, at si Lu ay nanirahan ng ordinaryo at tahimik sa Amerika. Malayo sa kanyang kinagisnang industriya, siya ay kalaunan nagtrabaho bilang waiter sa The Imperial Palace Casino, at doon ay napromote bilang head waiter. Ayon sa biro ni Lu sa isang kakilala, kung sa Pilipinas ay pumipirma siya ng mga autograph para sa mga fans dahil sa kanyang pagiging artista, sa Amerika naman ay siya ang nagpapapirma sa mga customers para sa bills ng mga ito sa pinagtatrabahuhan. Siya ay nakaranas ng pangkaraniwang struggle ng mga imigranteng Pilipino sa Amerika, at sobrang naging masaya nang makabili ng sariling bahay sa West Side ng Las Vegas. Noong 2007, si Lu ay na-diagnose na mayroong lung cancer, at ito ay nasa malalang kondisyon na. Nang sumunod na taon ay tuluyan ng iginupo ng sakit si Lu, at pumanaw noong April 19, 2008 sa edad na 67. Naiwanan niya ang kanyang kambal na anak, ikalawang asawa na si Carol, at maraming mga kapatid. Ang kanyang naging huling hantungan, ay sa Palm Eastern Cemetery sa Las Vegas, Nevada. Bilang naging Filipino counterpart ni James Dean, ito ang naging pinakatatak ng dating aktor na si Lu sa mga mamamayang Pilipino. Siya ay nagbigay inspirasyon at saya para sa kanyang mga tagahanga noon, at naging bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Siya ay minahal ng kanyang pamilya at mga movie fans, at hindi malilimutan sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lu Salvador Jr., at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Palagay ko may katuwiran siya eh. Bakit? Niniwala ka pa sa buhol ng kamuting yun? Hindi sa ganun. Pero tignan mo ah, mahirap yun. Palagi na lang tayo nakikipagabulan sa mga alat eh. Imagiging ka tayo sa mga lakad natin. Hindi mo ko naintindihan eh. Maaari bang hindi tayo matiktikan ng mga alat? Eh sa alam ng mga tao rito na, mga saan gano'n tayo? Ano kaya mabuti natin gawin niyo? Eh bakit? Naalala ko lang yung sinabi sa atin ni Kapitan eh. Mabuti kaya eh. Maghanap tayo ng trabaho. At kinanong klaseng trabaho, pasukin natin. Kapag sa palaran na lang tayo.